Ang pond na ito ay tinatawag na Yongyeon, ibig sabihin ay pond kung saan nananatili ang isang dragon. Sa Korea, mayroong maraming iba pang mga lawa na may parehong pangalan. Bawat isa ay may sariling alamat na may kaugnayan sa mga dragon. Ang pangalan ay nagmula sa bato sa ilalim ng Northeastern Corner Pavilion, Banghua Sulayujung, na tinatawag na Yongdubawi. Na nangangahulugang, batong ulo ng dragon. Ang Banghua Sulayujung Pavilion sa ibabaw ng Yongdu Rock ay tinatawag ding Yongdugak sa Huasang Sanctuary Uigwe. Ito ay naitala na ang Yongyeon ay mukhang isang kalahating buwan at Yongdu Rock ay kapakipakinabang bilang platform ng pangingisda para sa pangingisda. May maliit at bilog na isla sa gitna ng lawa, na karaniwang katangian ng tradisyonal na Korean pond. Nang umapaw ang tubig ni Yongyeon, umaagos ito palabas sa Sowon-chun Stream sa labasan sa kanluran. Ang labasan ng tubig ay inukita ng estatwa ng Iimuki, isang halimaw sa entablado bago ito maging isang dragon, at nananatiling maayos ang orihinal nitong anyo. Isinasaalang-alang ang refleksyon ng buwan sa lawa na ito isa sa mga pinakamagandang tanawin ng Huasang Fortress. Kahit ngayon, ang ganda ng itsura ni Yongyeon nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Lalo na ang imahe ng araw o buwan na sumasalamin sa lawa. Mukhang kagilahil alas. Maraming benches at upuan malapit kay Yongyeon. Napakaraming tao ang nagpapahinga. Si Yongyeon ang may pinakamagandang tanawin sa Suwon Huasang Fortress. Ang Yongyeon ay talagang isang mainit na lugar para sa maraming tao. Ang Suwon Huasang Fortress ay itinayo para sa pansamantalang paninirahan sa halip na mga layuning militar. Ginamit ni King Jongjo ng Joseon Dynasty sa Korea ang Suwon Huasang bilang pansamantalang palasyo kung saan nananatili ang mga tao ng humigit kumulang 10 araw sa isang taon sa daan patungo sa puntod ng kanyang ama. Mula sa masalimuot at abalang buhay ni Kaekyong, ang kabisera ng Joseon Dynasty sa Korea, Haring Jongjo na siyahan sa isang masayang buhay lalo na sa Suwon Huasang Fortress. Isang lugar kung saan sa tingin ko ay nag-enjoy siya sa isang relaxing time ay isang lawa na tinatawag na Yongyeon sa Korean. Tinitingnan mula sa Northeastern Pavilion na matatagpuan sa itaas ng Yongyeon, nagsasama-sama ang magagandang tanawin. Malapit sa Yongyeon, isang magandang pond sa Suwon Huasang walang espesyal na pavilion. Kaya malamang sa Northeast Tower na siyahan si King Jongjo ng Joseon Dynasty sa tanawin ng pond na tinatawag na Yongyeon sa Korean. Sa karamihan ng mga palasyo sa Korea, may mga hugis ng lawa kung saan nakatira ang mga bulaklak ng lotes. Malamang na pinawi ng mga hari ang kanyang pag-igting, habang tinatamasa niya ang magandang tanawin ng isang lawa. Sa tingin ko gusto nilang tamasahin ang magagandang tanawin. At sa isang lawa sa palasyo ng Korea, madali tayong makakita ng mga bulaklak ng lotes. Marahil ito ay naimpluwensyahan ng Budismo, ang pangunahing relihiyon ng sinaunang kasaysayan sa Korea. Ang pangunahing relihiyon ng sinaunang kasaysayan ng Korea ay Budismo. Sa Budismo, itinuturing ng mga tao na sagrado ang bulaklak ng lotes. Kaya kahit sa Yongyeon Pond sa Suwon Huasang, makikita mo ang magagandang bulaklak ng lotes.